Ay, nako. I don't wanna marry that man. Sino ba kasi yung Bravo na yan? At bakit siya ang gustong-gusto ni Papa na mapangasawa ko? Iyon ang naisigaw ni Georgia, ang spoiled brat na amo ni Claire sa trabaho. Napakamot na lamang siya ng kanyang sentido. Hindi niya na rin alam kung bakit iyon ang gusto ng ama ni Georgia. Secretary lamang naman si Claire ng babae at wala naman siyang alam tungkol sa pamilya nito. Baka naman po mabuting lalaki po si Sir Bravo. Hindi naman po siya siguro pipiliin ng papa niyo kung hindi. Malumanay na saad ni Claire. Nagdabog sa upuan nito si Georgia. No! He's not! He wants me to suffer. My dad knows how I love city life at gusto niyang magdusa ako. Dahil kapag napangasawa ko na yung hasyendero na yon, alam niyang mapipilitan akong manirahan sa probinsya. At ano yun? I heard na pangit daw yung Bravo na yon at ginagamit lang ang pera, kaya ang daming pumapatol na babae. See? Pangit na nga, babaero pa. Bumuntong hininga na lamang si Claire. Sanay na siya sa tabas ng dila ni Georgia. Mahilig talaga itong manlait ng kapwa. Kahit nga siya ay nilalait din ito. Pero kahit kailangan niya ng trabaho para sa kanyang anak, ay nagtsatsaga na lamang siya sa ugali ni Georgia. Naiintindihan rin naman ni Claire kung saan ang gagaling ang mga desisyon ng papa ni Georgia. Hindi seryoso sa buhay ang amo niya. Sekretary lamang siya pero parang halos siya na ang gumagawa ng lahat ng trabaho nito dahil lagi na lamang itong nasa gimmick at mga party at sa mga lalaki nito, ang kanyang amo. Hindi na mapakali si Georgia. Pabalik-balik na ito. Si Claire na lamang ang nahihilo. Hindi niya rin alam ang pwede niyang gawin sa sitwasyon nito. Pinapapunta na ako next week ni Papa para makilala ko yung Bravo na yan. Pero ayoko talaga. Ano bang gagawin ko? Tanong pa ulit ni Georgia. Bumuntong hininga na lamang si Claire. Naku, mahirap pong suwayin yung papa niyo, Miss Georgia. Of course, I know. But I don't want to follow what he wants. May out of town pa kami ng boyfriend ko. Ay, naku. Halos maiiyak ng saad nito. Natahimik ang kanyang amo ng ilang sandali. Maya-maya pa ay lumapit ito sa kanya at niyugyog ang kanyang balikat. Muntik pa siyang matumba dahil sa saya ni Georgia. Alam ko na! Ikaw ang magiging solusyon ko sa problema ko. Claire, ikaw lang! Nakangising saad nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Ano naman pong ibig niyong sabihin? Ikaw na ang pumunta sa bulok na probinsyang yun. Magpanggap kang ikaw ay ako. Be Georgia for me, Claire. Ikaw ang tumayong fiancé ni Bravo. Habang ako, nagpapakasaya sa out of town namin ng boyfriend ko. Ano? Maligaya pang saad ng kanyang amo. Ha? Ano po? Hindi ko kayang gawin yan. You can do that. Ang gagawin mo lang naman, kailangan mong mapaturn off si Bravo sa'yo para siya na lang ang mag-urong ng kasal namin. Madali mo na lang yun magagawa dahil pangit ka naman. Mataturn off yan agad sa'yo. Walang prenong saad nito sa kanya. Napangiwi na lamang si Claire. Wala talagang pakundangan kung manlait ang kanyang amo. Naniniwala siya, hindi siya pangit. Hindi lang talaga siya maganda na manamit. Tumaas ang kilay ni Georgia. Come on, accept my offer. I promise you, babayaran kita ng malaki. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Para sa pagpapagamot ng anak mo? Alam talaga nito kung saan ang kahinaan ni Claire. Namalaya na lamang niya na pumayag siya at nasa mansyon na nga siya ni Mr. Bravo Savaliero. Good morning po. Ako po si Claire. Georgia Saavedra. Ako po yung fiancé ni Bravo. Pakilala niya sa kanyang sarili sa mayordoma. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw po ba talaga si Miss Georgia? Opo, ako po yun. Saad niya. Ilang sandali pa ay narinig ni Claire ang tumatakbong kabayo sa labas. Pagharap niya ay umawang ang bibig niya nang makita ang isang mala-adonis na lalaking topless na bumaba mula sa kabayo. Hindi makakalimutan ni Claire ang mukhang yun. Paano niya makakalimutan ang lalaking kumuha ng perlas niya? Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking nasa harapan niya
ang naka one night stand niya noon at ang ama ng kanyang anak na si Carson. Matipuno, maganda at pantay-pantay ang mga ngipin. Matangos ang ilong at namumungay ang mga mata at makapal ang kilay nito. In short, guwapo ito. Nang sinabog yata ng Panginoon ang kagandahan at kakisigan, gising na gising ang lalaki. Senyorito Bravo, magandang umaga po. Bati ng mayordoma, napatingin sa kanya ang lalaki at may maliit na ngisi sa mga labi nito. At sino ang babaeng to? Tumutulo ng laway sa akin, oh. Pinaglapat agad ni Claire ang kanyang mga labi na nakaawang. Hindi po tumutulo yung laway ko, no? Ang kapal nito. Sumagot ang mayordoma. Ah, siya daw po si Miss Georgia. Dumating na po pala ang fiance ninyo mula sa Maynila, sir. Tiningnan siya ni Bravo nang may matang mapanghusga. Ang akala ko ba, maganda at sopistikada ang tagapagmana ng mga Saavedra. Bakit parang high school student lang tong nasa harapan ko? Hindi napigilan ni Claire ang mainis. Hoy, Bravo, porke ganito ang height ko, ganyan ka na. Baka nga mas matalino pa ako sa'yo eh. At isa pa, anong tumutulong laway ko sa'yo? Ang assuming mo naman, ang pangit ng confidence level mo ha. Tingin mo ba, lahat ng babae gusto ka? Wow naman! In character ka? Johnny Bravo, is that you? O edi bakit hindi ka na rin magpakulay ng buhok para may buhok ka rin yellow? Tumawa ang binata. At hindi rin nila nabanggit sa akin na ganito kadaldal at parang Armalite pala ang bibig ng mapapangasawa ko. At wala rin naman nag-inform sa akin na ganito kayabang at kapangit ang mapapangasawa ko. Buwelta naman ni Claire. Tumaas ang kilay nito at humakbang papalapit sa kanya. Wala ka namang magagawa kung gusto kong magyabang. Kasi talagang may maipagmamayabang ako. Pero yung sabihan mo ko ng pangit, nasa ng hustisya ron? Aminin mo naman o hindi. Alam mo sa sarili mo kung gaano kagwapo ang lalaking nasa harapan mo ngayon. Napairap na lamang si Claire. Ramdam niyang alam ni Bravo ang bawat salitang sinasabi nito. Kung itatanggi niya ang lahat ng sinasabi ng lalaki, ay magmumukha lamang siyang tanga. Naisip niya ang fake news na dumating sa amo niyang si Georgia. Ang layo nito sa salitang pangit. Mas gwapo pa nga ang mapapangasawa nito kesa sa boyfriend ni Georgia. Ano bang dahilan kung bakit ayaw magpakasal ni Georgia dito? Iyon ay dahil akala nito ay pangit at jologs si Bravo. Ang isa pang problema ni Claire, hindi niya alam kung paanong pakikitunguhan ng lalaki. Ito ang ama ng anak niya. Mabuti na lamang talaga at hindi nito naaalala ang pagmumukha niya. Kung kilala siya nito, siguradong booking na ang mga plano nila ng boss niya. Tumingin si Bravo sa mayordoma. Manang, pakihatid na po ang fiance ko sa kwarto niya. Baka may jet lag lamang yan, kaya nahanginan ang utak. Padarag na hinila ni Claire ang maleta. Kahit wala akong jet lag, pangit ka pa rin. Ang pangit ng ugali mo. Tumawa na naman ang lalaki. Ikaw talaga. Kakatungtong mo pa lamang dito, hinuhusgahan mo na kagad ako. Paano mo na ako makikilala niyan? Sumunod na lamang si Claire sa mayordoma. Gayunpaman, bago siya umakyat ay tinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang ibang daliri. Pinakita niya ang middle finger niya kay Bravo. Wala namang ibang ginawa ang lalaki kundi ang tumawa sa kanya. Iniisip nito na kalokohan ang pagkainis niya. Wala na siyang pakialam kung ano pang isipin nito. Isa lang naman ang misyon niya. Kailangan niyang magpa-turn off si Bravo sa kanya para iurong na nito ang engagement nila ni Georgia. Buisit na yun. Humanda ka sa akin. Siguradong mauumay ka sa bunganga ko. Bulong niya sa kanyang sarili nang makarating sa loob ng kanyang kwarto. Kinagabihan ay mukhang si Claire yata ang mauumay kay Bravo. May mga energy pa ito para siya ay inisin. Wala na nga yatang paglagyan ng inis sa kanya. Kaya sobra na siyang nabubwisit sa lalaki. Oh, anong ginagawa mo rito? Bakit nasa kwarto kita? Sunod-sunod na tanong ni Claire sa lalaki. Ngumisi ito at walang pakundangan na umupo sa kama niya. Bakit mo naman yan itinatanong? Mapapangasawa mo na ako, hindi ba?
What if i-practice na natin yung pagtulog sa isang kama? Gamitin natin tong kama. Halika na. Bagong bili to, ah. Pinabili ko to nung malamang darating ka. Sinabi sa akin ni Papa, maarte ka raw. Ayaw mo ng maliit. Gusto mo yung queen size na bed. Napairap si Claire. Hindi naman kasi siya yon. Si Georgia ang may gusto ng ganun. Kahit nga sa banig ay okay lang na matulog siya. Halika na. Binyagan na natin to. Sige na. Kahit ganyan ka, pagtsatsagaan na lamang kita. Pang-aasar nito sa kanya, sabay hila sa kanyang kamay. Napaluhod tuloy si Claire sa kama. Nasa pagitan na siya ngayon ng mga hita nito. Oy, anong ginagawa mo, ha? Ngumisi si Bravo at tinanggal ang salamin niya sa mga mata. Alam mo, maganda ka naman pala eh. And you know what? You really look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Itinulak niya kaagad ito at pinilit niyang tumayo. Dumaan ang kaba sa dibdib ni Claire. Baka bigla na lamang maalala ni Bravo ang nakaraan nila. Nilahad niya ang kamay sa lalaki. Akin na yung salamin ko. Isinuot ni Bravo ang salamin niya. Paano kung ayaw ko? Aagawin na sana niya ang bagay na yon, pero umatras ito. Saka pipilit ni Claire na makuha ang salamin niya, bumagsak tuloy siya sa lalaki. Aalis na sana siya sa pagkakapatong, pero hinigpitan ni Bravo ang hawak sa likod niya, ganun din sa bewang niya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Reklamo ni Claire habang nagpupumiglas. Titig na titig si Bravo sa kanya. Alam mo, pamilyar ka talaga sa akin eh. Umamin ka nga. Nagkita na tayo ano? Your angelic voice even when you're mad. Your scent. The feeling of touching and your brown eyes. Sabihin mo na sa akin. Nagkakilala nga ba tayo noon? Nasa isip ni Claire na hindi dapat siyang magpahalata. Siguro ay naaalala nito ang nangyari sa kanila 7 years ago. Yun nga lang ay hindi klaro ang mukha niya sa lalaki. Si Claire din naman, hindi niya alam na sa ibang lalaki niya naibigay ang kanyang virginity. Nang matapos ang college graduation nila ng boyfriend niya, magse-celebrate sana sila sa isang bar. Sa sobrang kalasingan, hindi niya namalayang ibang lalaki na pala ang humila sa kanya. Kaya nang sumapit ang umaga at makita niya ang ibang mukha ng lalaki sa tabi niya, ay tumakbo siya kaagad. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi naman inaasahan ni Claire na mabubuntis siya. Dahil doon, nalaman ng long-time boyfriend niyang naibigay niya ang sarili sa iba. Iniwan siya nito. Napatili si Claire nang ipinagpipilitan ni Bravo ang pwesto nila. Ano ba? Bakit ba ang bastos mo? Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Para talagang kilala kita. Pero hindi naman ang mga tipo mong papatulan ko. Sige nga. Ititrain kita. Dapat magaling ka. Sample nga ng ungol dyan. Kumunot ang noo ni Claire. Anong sinabi mo? Bravo! Ang sarap mo! Pagtuturo pa ni Bravo sa kanya. At nagboses babae pa. Ganun lang. Sige na. Tingnan ko nga kung hindi ka boring kapag naging asawa kita. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Nag-iinit ang pisngi niya. Buong katawan niya yata ay namula na sa kamanyakan ni Bravo. Hindi na siya magtataka kung bakit isang tagpo pa lamang nila ay nabuntis siya kaagad. Umalis ka nga sa ibabaw ko! Ngumisi si Bravo. Alam mo, dapat masanay ka na. Ayaw mong umalis ha! Tinuhod niya ang pinagmula ng kamanyakan nito. Umalis naman ito kaagad sa kama at nagpagulong-gulong. Aray! Anong ginawa mo sa akin? Bakit mo naman ako tinuhod? Di mo man lang naisip ang future natin? Paano kapag hindi na ako nagkaroon ng anak ha? Kasalanan mo to! Napairap si Claire. Nakabuo ka nga kaagad eh. Ano naman yung sinasabi mo dyan? Isinusumpa mo na ba ako? Bulyaw ni Bravo sa kanya. Dinuro siya nito. Anong tingin mo sa akin? Mangkukulam? Itong sasabihin ko sa'yo ha. Kung inaakala mong lahat ng babae luluhod sa'yo para paglaruan mo, ibahin mo ako. Napaka-bayolente mo. Ang hirap mo namang maging asawa.
reklamo ni Bravo sa kanya. Pinandilata ni Claire ng mga mataang lalaki. Eddie, umurong ka na sa kasal para matapos na to at makauwi na ako. Ang akala mo ba, ikaw lang ang napipilitan? Pwes ako rin. Walang babaeng gustong makasal sa isang katulad mo. Umayos ng pagkakatayo si Bravo. Hindi. Hindi ko ibibigay sa iyo ang gusto mo. Alam ko yung ginagawa mo eh. Ayaw mong matuloy ang kasal, hindi ba? Pwes, pakakasalan kita lalo. I'll make sure you'll suffer in this marriage. Suminghap si Claire sa banta ng lalaki. Ngumisi ito sa kanya bago lumabas ng kwarto niya. Napapitlag siya ng malakas nitong saraduhan ng pinto. Ang lakas ng tama ng gunggong na yun ah. Naiinis na saad ni Claire sa sarili. Napaupo siya sa kama. Kinuha niya ang kanyang salamin sa mga mata at isinuot iyon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paanong magtatagumpay ang mga plano niya. Kailangan ay magawa kaagad ni Claire ang ipinagagawa sa kanya ni Georgia. Bukod sa perang kailangan niya, ayaw niya rin namang mapalayo ng matagal sa anak niyang si Carson. Ilang sandali pa, tumawag sa cellphone niya si Georgia. Pumunta naman agad siya sa pinto at inilak iyon. Mahirap na, baka biglang pumasok ang lalaki. Sinagot niya naman ang tawag ni Georgia. Yes, Miss Georgia. Ano? Nandyan ka na ba sa hasyenda? Kumusta? Nakita mo na ba yung Bravo na yan? Tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga si Claire. Naku, tama po kayo. Nasa mukha pa lang ang pagiging babaero. Manyak pa. I told you! Hindi talaga mabuting lalaki yan. Naiinis ako kay Papa. Bakit niya piniling maging fiancé kong lalaking yun? My father knew the list of my long-list ex-lovers. And all of them are from wealthy families and know how to walk around the cities. Walang tapon. Lahat may pakinabang. Kaya hindi ko talaga matanggap na sa simpleng hasyendero lang ako mapupunta. Tumangot-tango na lamang si Claire. Paulit-ulit na lamang ang amo niyang si Georgia sa mga hinaing nito sa kanya. Ayaw niya na ring magbigay pa ng opinyon patungkol kay Bravo. Pagiging babaero at masamang ugali lamang ang kapintas-pintas sa lalaki. Gayunpaman, kung tutuusin, mga katulad ni Bravo ang pinapangarap ng karamihan sa mga babae. Aaminin man ni Claire o hindi, alam niyang hindi simpleng hasyendero ang fiancé ni Georgia. Sobrang lawak ng sakop ng lupain ito. Unang tingin pa nga lang niya, alam niyang hindi na basta-bastang tao si Bravo. Mapanghusga lamang talaga ang amo niya. Bukod doon, kung katulad nga si Bravo nang sinasabi ng babae na jologs ito, bakit sa Maynila at sa isang bar niya ito unang nakita? Kung probinsyano man si Bravo, malakas ang pakiramdam niyang mulat na din ito sa buhay sa syudad. Basta, ito ang plano ha. Kailangan mapaurong mo siya sa kasal namin. Gawin mo ang lahat, i-turn off mo siya. And of course, hindi niya dapat mabuking itong ginagawa natin ha. Bilin sa kanya ni Georgia. Bumuntong hininga siya at marahang tumango. Makakaasa po kayo, Miss Georgia. Kinabukasan ay nagising si Claire na maganda ang mood. Hindi niya matandaan kung kailan siya nakapagpahinga ng ganoon. Lagi rin kasi siyang busy sa trabaho kapag nasa Maynila siya. Kaya't kahit trabaho din ang pinunta niya sa lugar na yon, ayos lang naman. Nakakuha siya ng pagkakataon para makapagpahinga. Idagdag pa ang masarap at malambot na kama niya. Iyon nga lang ay nasira na naman kaagad ang mood ni Claire. Pagbukas pa lamang niya ng malaking kurtina ay bumungad sa kanya si Bravo na may kalandian. Malapit sa dalampasigan. May dalawa rin itong kaibigang lalaki at may kasama ring kani-kanyang babae. Ang babaerong yun? Dalawa pa talaga ang babae niya? Alam mong nandito ang fiancé mo, pero dinadala mo ang mga babae mo? Napakawalang kwentang lalaki. Sana hindi na lamang ikaw ang naging ama ng anak ko. Sana hindi ikaw ang nakakuha ng virginity ko. Buisit! Mahinang litanya niya sa kanyang sarili. Tumunghay sa kanya si Bravo na para bang narinig nito ang mga sinasabi niya. Kumunot ang noon ito habang titig na titig sa kanya. Tinaasan niya naman ito ng isang kilay at isinarado ulit ang kurtina niya. Maganda sana yung view eh. Panira lang talaga yung Bravo na yun.
Naiinis na reklamo niya. Pumunta siya sa banyo para maligo. Katatapos niya lamang at nakasuot na siya ng bathrobe nang may kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Akala ni Claire ay katulong lamang iyon, pero laking gulat niya nang bumungad sa kanya si Bravo. Anong ginagawa mo rito? Pinilit niyang saraduhan ulit ang pinto, pero nagpumilit itong makapasok. Tuluyan na ngang nakapasok si Bravo. Mag-usap nga tayo, babae. Ayoko ng pananamit mo kanina. Napaatras siya at kinuha kaagad ang vase na nakita niya. Huwag kang lalapit sa akin. Ibabato ko talaga to sa'yo. Takot na si Claire na mapag-isa sila ni Bravo sa kwartong iyon. Ang daming nangyayari kapag sila lamang dalawa. Baka mamaya ay hindi na umayon sa plano ni Georgia ang lahat kapag nagpatuloy pa iyon. Bakas ang inis sa mukha ni Bravo. Akala ko manang ka. Ang pangit ng fashion sense mo. Kaya bakit makikita-kita kong nakasuot ka ng lingerie kanina? Nagsalubong ang kilay ni Claire. Eh ano naman kung nakasuot ako nun? Eh mas komportable ako dun eh. Mas maaliwalas yon kesa sa ibang sleepwear. You just displayed your sexy body in front of my male friends? You made a show a while ago. Nang aakit ka ba ng iba? Hindi ka na ba nahihiya? Baka nakakalimutan mo, I'm your fiancé. Bulalas ni Bravo sa kanya. Napairap siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong show? At anong nang aakit? Bakit? May kasama kang iba, hindi ba? Nagwala ba ako? Wala nga akong naging pakialam eh. Umigting ang panga ng lalaki. Basta, huwag kang magsusuot ng ganun. Ayoko. Nandito ka sa pamamahay ko kaya umayos ka. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit pabahay mo to, isusuot ko ang lahat ng gusto ko. At sino ka ba para diktahan ang buhay ko, ha? Huwag kang ang epal! Sigaw ni Claire sa lalaki. Gumuhit ang frustration sa mukha nito. Shit! You're so annoying! How can you be so innocent? And at the same time, so sexy, ha? Binato niya ito nang makuha niya ang unan. Umalis ka nga rito! Binubwisit mo yung umaga ko. Sinamaan siya ng tingin ng lalaki. Umayos ka ha. Lumabas ka ng desente. Gusto ko yung balot na balot ka. Kahit dulo ng buhok mo, ayokong makita ng iba. Umawang ang bibig ni Claire sa gulat. Hindi na siya nakasagot pa dahil basta na lamang itong lumaya sa harapan niya. Hindi niya talaga maintindihan ang saltik na meron sa utak ni Bravo. Hindi niya masakyan. Hindi naman talaga nagsusuot si Claire ng mga sexing damit. Desente talaga siyang manamit. Kapag may mga okasyon, sa kanya lamang inaayos ang sarili niya. Subalit kapag normal na araw, short na pangbahay at jeans lang, ay masaya na siya. Nakahiligan nga lang talaga ni Claire ang lingerie dahil minsan siyang neregaluhan ng kapatid niya noon. Hinahanap na ng katawan niya ang satin na tela ng lingerie. Iyon ang madalas niyang pantulog. Hindi siya nakakatulog kapag hindi ganoong klaseng damit ang suot niya. Tiningnan niya ang damit na dala nito. Hindi siya sanay na magsuot ng sexing damit pero kung doon maiinis si Bravo ay gagawin niya. Pinili niya ang isang maong shorts at isang sando tube na minsan ay ginagamit niya lang na panloob. Sa trabaho lang siya naglalagay ng makeup at minimal lamang iyon. Pero sa oras na yon, kinapalan niya ang makeup at tila mananampalang red lips niya. Inayos niya rin ang natural niyang kulot na buhok. Huminga siya ng malalim. Okay naman na to siguro. Ilang sandali pa ay lumabas na nga si Claire sa kwarto at bumaba. Pagkarating sa dining area, nakita niya kaagad ang mga kaibigan ni Bravo. Nang lumingo naman sa kanyang lalaki ay naibuga nito ang iniinom na tubig. What the heck? Malakas na mura ni Bravo. Hindi pinansin ni Claire ang pagmumura ng lalaki at humarap sa mga kaibigan nito. Hi! I'm Georgia. Mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Anong ginagawa nyo? May swimming ba kayo? Can I join? Hindi pwede. Pagtutol kaagad ni Bravo. Dead malamang si Claire. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa mga bisita nito. Gusto niyang matawa ng sandali siyang tingnan ni Bravo. Parang uusok na ang tenga nito sa sobrang iritasyon.
So, ikaw yung fiance ni Bravo? Tanong ng cute na lalaki sa kanya. Sinipit ni Claire sa tenga niya ang buhok niya. Pwede bang huwag mo na akong i-address bilang fiance ni Bravo? Hindi naman namin gusto ang kasal na to eh. And sure naman akong hindi yun matutuloy. Tumawa ito. Alam mo, yan din ang iniisip ko. Ayaw din naman ni Bravo sa'yo. Bago ka pa dumating, palagi niyong sinasabi sa amin na ayaw niyang ikasal. Lalo na sa pinili ng abuela niya para sa kanya. Umayos agad ang tayo niya. Ayaw rin pala ni Bravo na maikasal kay Georgia. Mas madali sana ang plano niya. Pero iba ang nakikita niya ngayon sa lalaki. Tila wala itong balak na sumuko. Sigurado naman siyang binibwisit lamang siya nito. Mabuti na lang talaga ay maayos niyang magagawa ang plano niya nang hindi mabubuking. Wala si Senyora Consuelo, ang abuela ni Bravo, dahil nasa bakasyon ito. Ang alam niya ay kilala na nito simula bata pa lamang ang tunay na Georgia. Iyon din ang dahilan kung bakit nagawa niyang makapagpanggap nang walang aberya. Malagkit siyang tiningnan ang bisita ni Bravo. You look so hot. Can we have a date, Georgia? Mayate ako. Why don't you come with me? Kahit isang gabi lang. Hindi pwede. Apila na naman ni Bravo at nagmarcha pa papalapit sa kanya. Walang sasama sa'yo, Sayate. Mayate ka lang. May shipping line ako. Anong laban ng yate mo sa daan-daang barko ko, ha? Tumawa ang kaibigan ni Bravo. Hey, dude, stop it! Don't brag about your wealth to me. Umawang ang bibig ni Claire. Kung ganoon, tama siya ng hinala. Hindi nga basta-bastang mayaman lang si Bravo. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan niya nang lumapit ito sa kanya. Ipinulupot ni Bravo ang braso sa bewang niya. Nakatube top pa naman si Claire, kaya naman ramdam na ramdam niya ang balat nito sa balat niya. Hindi siya pwedeng makipag-date sa kahit na kanino. At sino may sabing hindi ako magpapakasal? I'm of age. Pakakasalan ko ang fiance ko. Kaya wala nang dapat magtangka pa sa inyo sa kanya. Akin lang siya. Nakakaintindihan ba tayo? Mariing saad ni Bravo sa mga lalaking kaibigan nito. Umawang ang bibig ni Claire. Umiyak pa ang isang babaeng nilalandi ni Bravo kanina. Napatingin siya rito, halata ang paghahamon sa mga mata nito. Bigla na lamang siyang kinaladkad ni Bravo palayo sa dining area. Ano bang sabi ko sa'yo? Talaga bang ginagalit mo ko, ha? Bitiwan mo nga ako! Pagpupumiglas niya. Hinarap siya nito nang nasa sala na sila. At ano yun? Bakit mo inaakit ang mga kaibigan ko doon, ha? Humalukip-kip si Claire. Ha? Ano naman? Siya na nga yung nagsabi, diba? Ayaw mo palang magpakasal sa akin eh. Eh di iurong mo na yung kasal natin para tapos na to. Umigting ang panga niya. Ayoko. Hindi. Gusto kong magdusa ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ano bang mahirap sundin sa sinabi ko, ha? Anong klaseng suot yan? Nananadya ka ba talaga? Iurong mo na kasi ang kasal. Ayoko nga, sabi. Sa pagkakataong iyon ay bigla na lamang siyang binuhat ni Bravo. Napatili si Claire at hinampas ang likod nito para lang siyang sako ng buhati ng lalaki. Ilang sandali pa ay inihagis na siya nito sa malambot niyang kama. Bakit dito mo ako dinala? Anong balak mo sa akin, ha? Bastos ka talaga? Tumayo siya at akmang lalabas na sana, pero mabilis na humarang sa kanya si Bravo. Hindi ka lalabas ng kwartong ito hanggang hindi umaalis ang mga bisita ko. At hindi ganyan ang suot mo. Sigaw pa ng lalaki sa kanya. Nababaliw ka na! At sino namang hindi mababaliw sa ginagawa mo, ha? Kinaladkad na naman siya nito. Nang makarating sa banyo ay binuhat siya nito at inupo sa sink. Napahawak pa siya sa mga balikat ni Bravo sa sobrang gulat. Ilang sandali pa, hinihilamusan na nito ang mukha niya. Nababasa yung damit ko, ano ba? Masama ang tingin ni Bravo sa kanya. Wala akong pakialam. Pupunitin ko pa yan eh. Hinampas niya ito sa mga balikat. Baliw ka talaga! Marahan itong pinunasan ng mukha niya ng towel. Huwag ka na ulit maglalagay ng ganun kakapal na makeup. Maganda ka na. Hindi mo na kailangan ng makeup.
tumaas ang isang kilay niya. Maganda ako? Kumunot ang noon nito. Bakit parang yan lang ang narinig mo? Makinig ka ng mabuti sa akin ha. Mahalaga ang sasabihin ko sa'yo. Napairap si Claire. Adam mo, nakakatawa ka. Hindi kita maintindihan. Gusto mo ba ako? Hindi. Pero pinangako ka sa akin. Kaya akin ka pa rin. Umismid si Claire. Wow! Ang galing mong mangangkin ha. May iba ka namang babae dyan. Baka nga naghalikan pa kayo at kung saan-saan mo siya isinandal. Grabe! Nakita mo yung kanina? May umiiyak pa ng dahil sa sinabi mo? Babaero ka talaga. Hindi rin naman kita gusto ha. Ayoko mapangasawa ka. Kaya please lang umurong ka na. Mas mapapadali pa ang mga buhay natin kapag ganun. Lumapit pa si Bravo sa kanya at binihag siya ng mga brasong iyon sa sink. Bakit ba atat na atat kang iurong ang kasal natin? Bakit? Bago ka ba pumunta rito, may pinangangkuan ka ng wagas na pag-ibig mo? Nanlaki ang mga mata ni Claire. Wala! Pero ang totoong Georgia, mayroon. Hindi niya naman pwedeng sabihin iyon. Sa hitsura pa lamang ni Bravo ay may pakaramdam siyang ipapahanap nito kung saan man lupalop naroon ang lalaki ni Georgia. Kapag nagkataon, baka mahanap pa nito ang totoong fiance ni Georgia. Masamang tiningnan ni Claire ang lalaki. Ayoko lang sa mga babaerong katulad mo. Bumaba ang tingin ni Bravo sa mga labi niya. Kapag tinigilan ko ba ang ibang babae, titigilan mo na rin ang pagpapapansin sa ibang lalaki? Umawang ang bibig ni Claire. Gusto niyang isiping kalokohan lang ang lumalabas sa bibig ni Bravo. Pero hindi yun epekto sa kanya. Para bang kapag nakipagkasundo siya rito, kailanman ay hindi nito titibagin iyon. Nagtagpo ang mga paningin nila ni Bravo. Nanlaki ang mga mata ni Claire nang maglapat ang mga labi nila. Nang kumawala ito sa halik ay gumisi naman ito sa kanya. Marahang hinaplos ni Bravo ang mukha niya. Pangako, I'll never kiss any other girls. From now on, ang fiancé ko lang ang may karapatan sa mga labi ko. Pagkatapos ng naging pag-uusap nilang iyon, nanatili lang si Claire sa loob ng kwarto nila. Namumroblema siya ngayon sa mga sinabi ni Bravo sa kanya. Ano ba yan? Bakit siya ganun? May gusto ba siya sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Napailing naman kaagad si Claire. Hindi Claire, huwag kang matatanga kay Johnny Bravo na yun. Sabi niya, sa fiancé niya lamang ang mga labi niya. Pero ako yung hinalikan niya eh. Tinakpa ni Claire ng una ng mukha niya at doon ibinuhos ang kanyang frustration. Mababaliw na yata siya sa kaiisip kay Bravo. Natulala na lamang siya kanina nang bigla siyang halikan nito. Sino ba naman kasi ang hindi naman mabibigla roon? Natigilan lamang siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makitang tumatawag ang ate niya. Pansamantala niya munang inihabili ng anak niyang si Carson sa ate niya. Mama! Bungad ng anak niya, mas lalong lumawak ang ngiti ni Claire. Kumusta ka anak? Gabing-gabi na. Dapat natutulog ka na. Dapat nagpapahinga ka. Kagagaling mo lang sa sakit. Miss na po kita, Mama. Kailan ka po uuwi? Malungkot na tanong ng bata sa kanya. Bumuntong hininga si Claire. Hindi ko alam eh. Kung kailan matatapos ang trabaho ni Mama dito. Huwag kang mag-alala. Bibilisan ko rito para makauwi na kaagad ako at maalagaan kita. Gusto niyang sabihin sa bata na depende sa tatay nitong Gunggong ang pag-uwi niya. Gayunpaman eh, wala naman itong alam sa totoo nitong tatay. Niminsan ay hindi naman ito natatanong sa kanya ang tungkol sa ama nito. Okay lang po, Mama. Miss ba po talaga kiti. Pero wag po kayong magmadali ha. Ayaw ko po kayong mapagod. Di ko po gustong magkaroon kayo ng sakit. Niyakap niya ang una na hawak niya. Kapag nagkaroon ako ng sakit, aalagaan mo ba ako? Opo. Strong po ako dahil sa inyo. Gusto ko rin pong maging strong kayo dahil po sa akin. Masayang saad ni Carson. Hindi talaga makasarili ang kanyang anak.
Sobrang understanding nito sa bawat sitwasyon. Kaya't kahit magtrabaho siya at hindi niya na minsan itong naaasikaso, hindi ito nagagalit o natututo na rin kumilos mag-isa. Sa ganoon kaagang edad, alam ni Claire na bihira lamang sa mga bata ang may ganoong pag-uugali. Tumulo ang mga luha ni Claire. You know what, baby? This is the first time I feel so proud of myself as a mom, anak. I really raised you well. Salamat sa pagdating sa buhay ko, ha? Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan ay mas lalo siyang nagpursige na magawa niya ang dapat niyang gawin. Gusto na niyang makauwi para kay Carson. Ang sabi nila, the way to a man's heart is through his stomach. So, dapat hindi ako magaling magluto. Alam ko na, paano kung magpanggap akong disaster pagdating sa kitchen? Pagkausap niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa salamin, unti-unting lumapad ang mga ngisi niya. Excited siyang bumaba at pumunta sa kusina. Nakialam na siya sa mga katulong na nandoon. May balak po sana akong gawin. Ipagluluto ko si Bravo. Ano bang favorite niyong ulam? Tanong niya sa mayordoma. Napangiti naman ito. Mahilig sa sinigang na salmon ang senyorito. Napangiti siya. Ah! Sige po. Ako na lamang po maghahanda ng tanghalian para sa aming dalawa. Pumayag naman kaagad ang mayordoma. Habang nagluluto ay naisip niyang iserve sa hiwalay na mangkok ang ulam niya at ang ulam ni Bravo. Ang ulam ni Bravo ang lalagyan niya ng maraming asin. Nanghihinayang siya sa pagkain pero okay lang naman yun. Isa pa ay natatakam din siya sa niluto niya. What are you doing? Nabitiwan ni Claire ang sandok ng sobrang gulat. Ay, Bravo! Ano ba? Ginulat mo naman ako? Lumapit ito sa likuran niya at bigla na lamang hinalikan ang balikat niya. Ang sabi ni Manang, ipinagluluto mo raw ako? Hindi makapag-focus si Claire. Nade-distract siya sa paghalik ni Bravo sa kanyang balikat. Naistatwa siya sa kinatatayuan niya at parang may kumikiliti sa kanyang tiyan. Tumikim si Claire at siniko ang lalaki. Umalis ka nga rito, ginugulo mo lang ako eh. Aray, ano ba yan? Nangingiting daing naman ito. Sinamaan siya nito ng tingin. Doon ka na lang sa dining table. Maghintay ka ron. Tumawa naman ang binata. Tulungan na kita. Ikaw ha? Ang bango ng niluluto mo ha? That's my favorite. Mukhang masarap. Tumango naman kaagad si Claire. Oo naman ano, masarap yan. Huwag mo na akong tulungan, okay na. Ako na ang maghahain. Hintayin mo na lang ako doon. Mas lalong lumawak ang ngisi nito sa kanya. I know what you're playing. Napalunok siya sa sobrang kaba. Oh, ano naman ang ibig mong sabihin? Nagpa-practice ka na para maging asawa ko, hindi ba? Mabuti yan. It's good to know that you have the initiative to do this. Malambing na saad nito sa kanya. Napairap siya. Oo na, sige na. Ang dami mo namang sinasabi. Shoo! Nawala ang ngisi ni Bravo. Hindi naman ako aso, bakit mo naman ako ipinagtatabo yan? Ikaw ang nag-iisip niyan. Masungit niyang saad. Bigla namang tumawa ulit ang lalaki. Kung magiging aso ako, para habulin ka. Ayos na ako dun. Napailing si Bravo at hinalikan ang sentido niya bago tuluyang umalis. Napanguso na lamang si Claire. Namimihasa na ang lalaking halikan siya sa kung saan-saan. Hindi niya rin naman maintindihan ang kanyang sarili kung bakit hindi niya mapigilan. Siguro ay dahil kahit estranghero sila sa isa't isa, hindi maitatanggi na si Bravo pa rin ang lalaking nakakuha ng lahat sa kanya. Ilang sandali pa ay naghain na si Claire ng pagkain nila. Nakonsensya siya kaagad nang makita ang excitement sa mukha ng binata. Baka kapag natikman nito ang niluto niya, matroma na ito sa favorite nitong pagkain. Tumunghay sa kanya, si Bravo. Thank you for this. Peke naman siyang humiti. Ah, sige, tikman mo na. May ngiti sa mga labi ng binata. Napalunok siya nang isubo nito iyon. Umawang ang bibig niya nang mapaubo agad, si Bravo.
sino ba namang hindi mauubo? Isang kutsarang asin lang naman ang nilagay ni Claire. Kinagat ni Claire ang kanyang ibabag labi. Hindi ba masarap? Tumunghay sa kanya si Bravo at napabuntong hininga. Masarap, sweetie. Laglag na lang ang panga ni Claire nang magpatuloy ito sa pagkain na parang wala lang. Kaunting sabaw lamang ang iniligay nito sa kanin at mas dinamihan na lamang ang isdang salmon. Alam niyang nagsisinungaling ito. Hindi naman talaga masarap ang pagkain na yun. Hindi yan masarap. Hindi niya na napigilang sabihin. Kumunot ang noon ito at ipinagpatuloy ang pagnguya. Masarap. Masarap nga. Aagawin na sana niya ang sinandok nito, pero inilayo kaagad nito iyon sa kanya. Akin to eh. Uubusin ko to. Luto to ng mapapangasawa ko eh. Hindi siya makapaniwala. Kahit sobrang alat ng kanyang niluto, maganang kinain pa rin ni Bravo ang ulam. Siya na lamang ang naawa para sa atay ni Bravo. Napailing na lang siya. Alam mo, hindi mo naman kailangan na magpanggap eh. Alam kong hindi masarap ang niluto ko. Tama na yan. Masarap nga. Pagpupumilit pa nito. Napairap si Claire. Eh paano sasarap yan? Nilagyan ko yan ng sandamakmak na asin. Sinungaling ka. Anong sinabi mo? Kumuha siya ng isa pang bowl at nagsali ng sinigang na salmon para rito. Sinungaling ka. Ito yung masarap oh. Ito yung kainin mo. Hindi maalat to. Ito na lang. Napalunok si Bravo at tinanggap ang mangkok. Bakit mo naman ginawa yun? Sorry na. Kasi naman eh. Naiirita ako sa'yo at gusto ko lang naman na gumante. Reklamo ni Claire. Natawa naman si Bravo sa kanya at napailing. Nakahinga na ako ng maluwag. Kumunot ang noon niya. Para saan naman? Dahil ang ibig sabihin noon, hindi ako magkakasakit at magtitiis sa maaalat na pagkain habang buhay ko. I'll take note of this. Ganito pala gumante ang future wife ko eh. Hindi na nakapagsalita pa si Claire. Sa mga oras na yun ay alam niyang pumalpak ang plano niya. Talagang naisip pa ni Bravo ang maging asawa siya. Pero paano kapag nalaman nitong hindi naman talaga siya ang tunay na Georgia? Anyway, may gagawin ka ba mamaya? Tanong sa kanya ni Bravo. Umiling naman kaagad si Claire. Wala. Naboboring na nga ako dito eh. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. I'm so sorry. I'm the one who's responsible for your boredom. Okay, ililibot kita sa buong hasyenda. Dadalhin kita sa flower farm. Suminghap siya sa pagkakagulat. May flower farm kayo? Anong klaseng mga bulaklak naman ang nandun? Sunflower ba? Kaya ba puro sunflower ang nakikita ko rito ng mga bulaklak sa mansyon mo? Napangiti ang binata. Yes! Kung ganun, bilisan mo na dyan. Pumunta na tayo roon. Excited na ako. Nagsimula na siyang magsandok ng pagkain. Humalakhak ang lalaki sa kanyang nakita. Isang araw lamang naman iyon. Pagbibigyan na muna ni Claire ang sarili niya. Iisipin na lamang muna niyang nandun siya bilang si Claire at hindi bilang si Georgia. Tinitigan siya ng binata. Ang akala niya ay sobrang pangit ng pag-uugali nito. Subalit meron pa rin pala itong kabutihan sa puso. Napangiti na lamang siya dahil bukod pala sa hitsura nito ay may naman ng kabutihang asal ang kanyang anak mula sa lalaki. Pareho ang dalawang inaalala palagi ang kasiyahan niya na kahit minsan ay labag naman sa kalooban ng mga ito. Pagkatapos nilang kumain ay napagkasunduan na nilang pumunta sa flower farm. Umawang ang bibig niya sa gulat nang malaman niyang sa kabayo sila sasakay. Bravo! Ayoko dyan! Maglalakad na lang ako, no? Natatarantang saad niya. Humalakhak si Bravo sa kanya. Ano namang maglalakad? Malayo pa ang farm mula dito. Baka abutin ka pa ng dilim. Malapit nang maghapon. Tiningnan ni Claire ang malaking kabayo. Nakakatakot talagang sumakay dyan eh. Ayoko. Paano kapag nag-tantrums yan? Tapos nahulog tayo. Umiling si Bravo at hinawakan ng kamay niya. Don't worry. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Saka mabait naman tong si Abba doon. Hindi niya tayo ipapahamak.
sigurado ka ha? Kinakabahang tanong ni Claire sa kanya. Tumango na lamang si Bravo. Tinutulungan na siya nitong makasakay sa kabayo. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso nang ito na naman ang sumakay. Ramdam na ramdam niya kasi sa kanyang likuran ang mainit na katawan ng lalaki. Nang naglakad na ang kabayo ay napatili siya. Kinakabahan talaga siya kahit hawak siya ng binata. May takot pa rin sa kanyang anumang sandali ay baka mahulog silang pareho. Bagalan mo lang, dahan-dahan lang, reklamo ni Claire. Tumawa ito malapit sa tenga niya. Sa totoo niyan, mabagal na nga ito eh. Kailangan na nating bilisan. Baka hindi natin masilayan ng magandang tanawin sa flower farm. Kapag namatay naman ako rito, wala ka nang mapapangasawa, sige ka. Pananakot niya. Pinanliitan siya nito ng mga mata. And do you think I will let that happen? Mamamatay muna ako. That's what marriage do, right? Till death do us part? Napangiwi si Claire. Ano ba naman yan? Kasama ba ang lahat ng tao sa pagpapahirap mo sa akin? O talagang pinaninindigan mo na? Ngumisi ang lalaki sa kanya. Let's see. Kaya dapat bilisan na natin. Napasigaw si Claire nang bumilis ang pagtakbo ng kabayo. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ni Bravo. Sobrang nahihirapan na ang kalooban niya pero ang walang hiyang lalaki naman ay tawa lamang ng tawa sa kanya. Nang tumigil ang kabayo ay kinurot niya ang mga braso ni Bravo. Hinding-hindi na talaga ako sasakay sa'yo! Sasakay ka rin sa akin. Kapag nasaruro ka na ng kaligayahan, sasakyan mo rin ako. Hindi mo mapipigil... Aray! Kinurot ni Claire ang nipple nito. Bastos ka! Magbago ka na nga! Pwede bang kahit lagayan mo na lang ng filter yung bibig mo o itago mo man lang yung kamanyakan mo? Nawiwendang ako sa'yo eh! Tumawa pa ulit si Bravo at niyaka pa siya. Kung hindi ko binilisan, baka kung anong oras na tayo makapunta rito. Ngumuso na lamang siya. Baliw ka talaga! Pinalandas nito ang dulo ng ilong sa pisngi niya. Nababaliw na nga yata talaga ako sa'yo eh. Alam mo, saglit na panahon lang tayong nagkakilala. Ganito na kaagad ang epekto mo sa akin. Napalunok si Claire. Ano mong ibig mong sabihin? Sa halip na sagutin siya nito, ay bumaba na ito sa kabayo. Bahagya siyang binuhat nito para ibaba na rin. Napatingin siya kay Bravo nang hawakan nito ang kamay niya. Nagpatianod na lamang siya at nilakad ang kahabaan ng Sunflower Farm. Alam mo, ang ganda dito! Masinigpitan pa ni Bravo ang kamay niya. This is all for you. Tumawa naman ang dalaga. Nagpapatawa ka ba? Tumigil ito sa paglalakad at hinaplos ang pisngi niya. I'm serious. Never pa akong nagbigay ng bulaklak sa kahit na kaninong babae. Ikaw pa lang. So I wanted to be special. Ibibigay ko sa iyo ang flower farm na to. Tumaas ang isang kilay ng dalaga. We, hindi nga. Ayos. Babaero ka talaga eh, no? Ibig sabihin, wala kang niligawan kahit isa? Umiling naman ang binata. Wala. Sanay akong sila ang nagpapakita ng motibo sa akin. At sinasamantala mo naman tuwing nagbibigay sila ng motibo. I'm sorry. I'm just a horny teenager that time. Immature pa ako nun. Mahina niya itong hinampas sa dibdib. E paano kung sa kahornihan mo na yun, may nabuntis ka? Naaalala mo bang lahat ng babaeng dumaan sa buhay mo? No. They were just part of my past. Hindi na mahalaga yun. Kaya hindi ko na inaalala pa. Napalunok si Claire. Parang may bumara sa lalamunan niya. Kung ganun ay maaaring nakalimutan na nga siya nito. At kahit malaman pa nitong may anak sila, wala na rin naman itong pakialam. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang binata. But you know what? There is one woman who I accidentally had a one-night stand with. Sa lahat ng babae, siya lang siguro ang tumatak sa isip ko. Nakakapagtaka nga eh. Hindi ko maalala ang mukha niya. And I don't even know her name. Pero yung gabing nangyari sa amin, malinaw yun. Nakatatak yun sa utak ko. Ang lakas ng tibok ng puso ni Claire.
Nagtataka pa nga siya kung paanong buhay pa siya sa mga sandaling iyon. Siguradong siya ang itinutukoy ni Bravo. So, nasaan na siya ngayon? Alam mo ba kung nasaan siya? Bakit hindi mo makalimutan yung babaeng yun? Sunod-sunod na tanong niya, bumuntong hininga ang binata. Gusto ko siyang hanapin, pero hindi ko alam kung paano. Dapat hinanap mo siya. Paano kung nasira pa lang buhay niya ng dahil sa'yo? Singhal niya. Hindi napigilan ni Claire ang kanyang sariling emosyon. Pagkatapos ng gabing iyon ay maraming nagbago sa buhay ng dalaga. Bukod sa iniwan siya ng kanyang boyfriend, binago niya rin ang mga magulang niyang naghirap na pag-aralin siya. Marami siyang oportunidad na pinalagpas dahil kay Carson. Kaya nga bumagsak lang siya sa pagiging tauhan ni Georgia dahil ito lang ang willing na tumanggap sa kanya noong mga panahong walang nagtitiwala sa kakayanan niya. Paano kung nabuntis mo pala yung babaeng yun? Hindi mo man lang ba naisip yung mga bagay na ganun? Umatras si Claire. Inabot naman agad nito ang mga kamay niya. Of course, no. At gumagamit ako ng protection when it comes to that stuff. Gulong-gulo na si Claire. Alam niyang nagsisinungaling ang lalaki. Hindi ito gumamit ng proteksyon noong gabing iyon. Gayun pa man ay alam nilang pareho silang lasing noong gabing iyon at hindi alam ang kanilang ginagawa. Baka nawala na sa isip nito na naging pabaya siya. Namungay ang mga mata ng binata. Gusto kong maging honest sa iyo sa lahat ng bagay. Pero please, huwag mo naman sana akong husgahan kaagad. Magbabago na ako. I promise you, I'm so much willing to change for you. Kumunot ang noo ng dalaga. Para sa akin? Yes. I never dream of settling down until it's you. Alam mo, nang dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat ng pananaw ko. Na hindi pala masama ang manatili sa isang kasal. I want your commitment. But of course, I also want your love. Suminghap si Claire nang lumuhod sa harapan niya ang binata. Sa panghapong araw na iyon ay nasilayan niya ang sinseridad sa mga mata ni Bravo. Nilabas nito ang isang singsing. Lumuluhod ako sa harapan mo dahil gusto kong pakasalan ka sa paraang alam ko. Walang kasunduan na involve kahit ng pamilya natin at purong desisyon nating dalawa. Nangilid ang mga luha ni Claire. Bravo! Marahang hinaplos ng lalaki ang kamay niya at tuluyan na ngang isinuot doon ang isang diamond ring. Kaya sana pakasalan mo ako dahil sa sarili mong desisyon. I want your commitment, your life, and your love. I want to give you all of me because I am selfish of wanting all of you. Tumayo si Bravo at marahan siyang hinalikan sa kanyang labi. Mga araw lang tayong naging magkasama pero alam mo bang parang ilang taon na kitang kilala? Tumulo ang luha ni Claire. Pagkainis ang palagi niyang ipinapakita kay Bravo pero sa kaibuturan ng kanyang puso, ang unti-unting nabubuong pagmamahal para dito. Kasalanang mahalin ng lalaki dahil niloloko niya lang naman ito. Pero ang hahayaan niya muna ang sarili niyang damhin ang lahat ng yun. Gusto niyang baunin ang kaunting alaalang binuo niya kasama ang ama ng kanyang anak. At alam ni Claire na matatapos din ang hiram na sandaling iyon. Inangkin niya ang mga katauhang hindi siya. Nilasap niya ang pag-ibig na hindi niya alam kung para naman talaga sa kanya. Ma'am, may bisita raw po kayo. Saad ng mayordoma sa kanya. Eh, kaibigan niyo raw po. Kumunot ang noo ni Claire. Kaibigan po? Wala naman po akong inaabisahang bisita. Pero sige po, papasukin niyo po muna siya. Ilang sandali pa ay pumasok si Georgia sa mansyon. Umawang ang bibig niya sa gulat. Hindi siya makapaniwalang pupunta ito sa hasyenda. Anong ginagawa mo po rito? Gulat na tanong niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Mukhang hiyang ka rito ah. Where's your room? Ilang sandali pa ay pumasok ang binata sa loob. Georgia? Pareho silang lumingon. Kitang-kita ni Claire ang gulat at pagkamangha sa mukha ng kanyang amo nang makita si Bravo. Wala namang pakialam ang lalaki at nilagpasan lamang ito
Sa halip ay lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa sentido. May bisita ka pala, sweetie. Malambing na tanong sa kanya ni Bravo. Napalunok siya sa sobrang kaba. Ah, oo. Kaibigan ko siya sa Maynila. Dito muna siya tutuloy. Kung pwede sana. Mumiti naman si Bravo sa kanya. Of course. Pwedeng-pwede naman. Mas mabuti nga yun na may kaibigan ka na nandito. Para hindi ka nabubor. Napatingin si Claire kay Georgia ng masama ang tingin sa kanya. Parang aalpas ang puso niya sa sobrang kaba. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Anyway, papunta pala ako ng Maynila. May mga kailangan akong asikasuhin doon. I just want you to know, if you want to come with me, pwede kang sumama. Hinaplos nito ang mukha niya. Ha? Gustong pigilan ni Claire ang pagiging sweet nito sa kanya. Kinagat ni Bravo ang pang-ibabang labi. Sorry for being clingy. Okay lang naman kung magpapaiwan ka dito. Babalik din naman ako kagad. Hindi ako sasama. Dito lang ako. Nauutal na aniya. Huminga ng malalim si Bravo at tumango. Ilang sandali pa ay iniwan na rin siya nito. Sa loob ng kwarto niya ay nagtatalo sila ni Georgia. So, it's obvious na hindi mo nagawa ng maayos ang trabaho mo. Seryosong saan ni Georgia sa kanya. Umiling si Claire. Sinubukan ko naman eh, pero hindi talaga siya na-turn off. Kahit na anong gawin ko, hindi siya umurong sa kasal ninyo. Ginawa mo ba talagang ma-turn off sa'yo? O inakit mo? Sapilitan itong kinuha ang diamond ring na nasa daliri niya. This should be mine! Opportunista ka! Nalaman mo lang na mayaman at gwapo yung fiancé ko, sinamantala mo naman kaagad. Itong tandaan mo, Claire, ha? Ang alam niya, ikaw si Georgia. At sa tingin mo, bibigyan ka niya ng ganitong singsing? Kung nagpapanggap ka na ako? You should know your place, bitch! Hindi na nakapagsalita pa si Claire. Alam niya namang pagkakamali niya rin iyon. Baka nga tama si Georgia. Baka nga naging oportunista siya. Napairap naman si Georgia. But good thing, hindi na inurong ni Bravo ang kasal namin. Magpapakasal na ako sa kanya. Iniwan ko nang walang kwenta kong boyfriend. At darating naman rin naman si Senyora Consuelo eh. Kaya malalaman niyang hindi talaga ako ang kasama ng apo niya rito sa mansyon. Kaya ikaw, umuwi ka na ha? Sa pinanggalingan mo, bukas na bukas din. Kinagat ni Claire ang pang-ibabang labi niya. Ganun na lang ba yun? Niloko natin pareho ang mga tao rito. Niloko natin si Bravo. Masasaktan siya. Then, what do you want me to do? Let you get what's really mine? Nagiging ambisyosa ka na yata. At kung mas mahigit na makakasakit, ikaw lang yun. Ang husay mong manloko eh. Nangilid ang mga luha ni Claire. Parang dinudurog ang puso niya. Mabuti na rin sigurong umalis siya nang walang paalam. Baka kahit sa gaanong paraan, maabawasan ng kaunti ang sakit na mararamdaman niya. Bukas, umalis ka na. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. And of course, maghanap ka na ng ibang trabaho. Because you're fired. Mariing saad nito sa kanya bago siya iwan sa kwartong iyon. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Claire. Bakit ba ang malas-malas niya? Lagi na lamang nagkakandaletche-letche ang buhay niya. Kaya't nang sumapit ang gabi ay hinayaan niya ang kanyang sariling makasama pa si Bravo kahit ilang sandali. Naglakad-lakad sila sa may dalampasigan at nang mapagod ay tumambay sa gazebo. Nakaupo sila at magkayakap habang pinakikinggan ang malakas na alon sa dagat. Kapag mag-asawa na tayo, saan mo gustong tumira? Dito ba sa hasyenda o sa Maynila? Tanong ni Bravo sa kanya habang hinahaplos ang kamay niya. Napangiti naman siya. Gusto ko dito. Mas payapa. Oh, nasa nang singsing na ibinigay ko sa'yo? Bumuntong hininga si Claire. Naiwan ko sa kwarto. Naligo kasi ako eh, nahubad ko. Hindi ako sanay. Hinalikan nito ang sentido niya. Next time, huwag mo nang huhubarin yun ha. Dapat masanay kang suotin yun.
Humarap siya sa lalaki at naglalambing na sumubsob sa leeg nito. Sorry, nagtatampo ka? No, I just want to remind you to always wear it. I love you, Bravo. Punong-puno ng pagmamahal na Aniya. Marahang hinawakan ni Bravo ang kamay niya at dinala sa dibdib nito. I hope this fast heartbeat is enough to describe my love for you, sweetie. Mas lalo siyang lumapit sa binata. Please, make love with me. Hinaplos ni Bravo ang mga labi niya. Are you sure? Tumango si Claire. Yes. Nang lumapat ang mga labi nila, alam niyang mauulit na naman ang pagkakamaling iyon. Kay Bravo niya pa rin isusuko ang lahat sa kanya. Ito lang ang lalaking pahihintulutan niyang umabot sa ganoong antas bilang isang ganap na babae. Kinabukasan pagkatapos umalis ni Bravo ay naghanda na rin si Claire sa pag-alis. Sinabi sa kanya ni Georgia na mas mabuting hindi na siya maabutan ng abuela ni Bravo. Kaya habang nasa biyahe ay hindi niya mapigilan ang mga luha niya. Gumaan lamang ang loob ni Claire nang makauwi na siya. Sa anak niya na lamang ibinuhos ang lahat ng atensyon niya. Kahit paano ay si Carson ang pinakamagandang regalong ibinigay sa kanya ni Bravo. Mama, may crush na po ako sa school. Binigyan ko po siya ng love letter. Kami na po. Informa ni Carson sa kanya habang kumakain sila ng ice cream. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng kanyang anak. Anong sinasabi mo? May girlfriend na po ako. May girlfriend ka na? Anak, ang bata mo pa. Mama, mahal po namin ang isa't isa. Marahang sabat nito sa kanya. Alam mo, kakasama mo yan sa tita mo eh. Huwag na nga kayong manood ng K-drama. Ang bata mo pa, may girlfriend ka na? Mukhang babaero in the making ang anak ni Claire. Ang daming pwedeng mamana ni Carson sa ama. Ang pagiging babaero pa talaga. Malungkot siyang napangiti nang maalala si Bravo. Ilang sandali pa ay umuwi na silang mag-ina mula sa pamamasyal. Marunong na naman ang anak niyang mag-asikaso. Kaya't hinayaan niya na lamang muna ito. Pumunta naman siya sa harap ng laptop niya para maghanap ng trabaho. Bukas ay may schedule na siya para sa interview. Sana matanggap ako. Kailangan ko ng trabaho. Hindi siya pwedeng maging tambay. Lalo at may anak pa siyang binubuhay. Kailangan niya pa rin kumilos. Natapos na ang bakasyon niya at ang sandaling pantasyang may isang Bravo sa buhay niya. Pero mukhang iba talagang maglaro ang tadhana. Dahil sa lahat ng pwede niyang maging boss, bakit si Bravo pa? Bravo? Kinakabahang usal niya. Malamig ang bawat tingin nito sa kanya. Natatandaan mo pa pala ako pagkatapos mong umalis ng walang paalam, Claire. Suminghap siya sa pagkakagulat. Iyon ang unang beses na tinawag siya nito sa totoong pangalan niya. Parang mga may naghahabulang kung ano sa dibdib niya. Tumayo ito mula sa swivel chair. Umaasa akong uuwi ka at nandun ka. Pero iba ang naratnan ko. Napatili siya nang bigla siya nitong binuhat at iniupo sa desk. Bravo? Nagwala ako, alam mo ba yun? Alam mo kung bakit? Nagwala ako dahil umaasa akong pag-uwi ko. Nasa mansion ng fiancé ko. Hindi ako si Georgia. Hindi ako yung fiancé mo. Oo, hindi. Siya ang fiancé ko. And as far as I know, ang babaeng nasa harap ko ang inaloko ng kasal. Pero niloko kita. Niloko ka namin ni Georgia. I know that, sweetie. Ano? I'm not dumb, Claire. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong hindi ikaw si Georgia. Hindi ko kabisado ang mukha niya pero ang mukha mo. Hinding-hindi mawawala yun sa isip ko. Kung ganun, nagpanggap ka rin? Naaalala mo talaga ako? Pinaglaruan mo rin ako, Bravo. Masamang tumingin sa kanya ang lalaki. Pinaglaruan mo rin naman ako, Claire. Patas lang tayo. Pinilit niyang bumaba sa lamesang iyon. Iniayos niya ang kanyang damit at akmang aalis na. Pero humarang ito kaagad. San ka pupunta? We're still talking. Hindi mo ako pwedeng basta-basta iiwan na lang. Hindi mo pwedeng bastang iiwan na lang ang mapapangasawa mo. Hindi mo ako fiancé. Si Georgia, siya ang mapapangasawa mo.
Nagpanggap lang ako. At kanino ba ako nag-propose? Hindi ba't sa'yo? Kailan ba kita tinawag na Georgia, ha? You insulted me in a good way? Binigay mo ang singsing sa ibang babae? Really? Eh di para mo na rin akong ipinamigay sa iba. Inagaw niya sa akin yung singsing. Hindi ko ibinigay sa kanya. Natahimik siya bigla. Wala na nga siyang matanda ang tinawag siya nitong Georgia. Puro endearment ang itinatawag ng lalaki sa kanya noon. Umiling pa rin si Claire. Sa kanya ka ipinagkasundo, kaya sa kanya ka dapat magpakasal. Saka kung siya man ang nandun, siguradong sa kanya ka rin mahuhulog. Sa tingin mo, basta-basta na lamang ako mahuhulog sa ibang babae? Bahala ka nga sa buhay mo. Aalis na ako, kailangan ko nang umalis. No! Hindi mo na ako maiiwan ulit. Sinabi mong mahal mo ako, di ba? You made love with me. Hindi mo gagawin yun sa lalaking hindi mo mahal. At bakit ba? Nung gabing kinuha mo ang virginity ko, mahal ba kita? Hindi naman, hindi ba? So ganun din yun. Shit! Claire! Stop with your logic! I love you! Ayoko sa'yo! Doon ka na lang sa original na fiancé mo. Alam ko ang kalakalan ng mayayaman. Ayoko makabangga kayo. Iba ang tingin ninyo sa mga mahihirap na katulad ko, hindi ba? Pero subukan mong iparinig na mahal mo ako sa harap ng angkan mo. Tingnan ko lang kung hindi sila magwala. Kaya kitang ipaglaban, Claire. Nasa akin ang huling desisyon sa buhay ko. Wala silang magagawa dun. Please, Claire, take me back. I love you so much. Para na ako mababalo tuwing wala ka sa piling ko. I want you in my life. Bahala ka dyan. Nag-apply ka, di ba? You're hard. Tataasan ko ang salary mo, 100,000 a month, as my secretary. Just please, stay always beside me. Alam mo, kahit milyones pa ang i-offer mo, hindi ko tatanggapin yan. Claire! Sigaw nito at hindi na siya napigilang umalis pa sa opisina. Nakahinga si Claire ng maluwag nang makaalis siya doon. Akala niya pa ay susunod ito sa kanya sa sobrang kulit. Mahal niya rin naman ang binata pero ayaw niya ng komplikasyon. Mas gusto niya ang simpleng buhay para sa kanila ni Carson. Alam niyang kapag tinanggap niya si Bravo sa buhay niya, maraming magagalit at mangingialam sa kanya. Baka nadamay pa nga ang kanyang anak. Dumaan na lamang si Claire sa school at sinundo ang kanyang anak. Nang pauwi na sila sa condo, ay naistatwa siya bigla nang makitang nag-aabang sa tapat ng pinto, si Bravo. Mama, sino po siya? At bakit po nasa bahay natin siya? Tanong ni Carson sa kanya. Sakto namang lumingon si Bravo sa kanila. Kumunot ang noon nito at napatingin sa bata. Ilang sandali pa ay umawang ang bibig nito at hindi na matanggal ang tingin sa kanila. Mama, tara na po, uwi na po tayo. Saad ni Carson sa kanya. Huminga siya ng malalim at dumiretso na sa tapat ng kondo. Bubuksan niya na sana ang pinto pero hinawakan kaagad ni Bravo ang braso niya. Mag-usap tayo. Tumunghay si Carson sa lalaki at tiningnan ang dalang mga bulaklak ni Bravo. Hello po, nanliligaw po ba kayo sa mama ko? Bago pa makasagot ang binata ay nabuksan na niya ang pinto. Pumasok silang mag-ina. Sumunod naman kaagad ang lalaki sa loob noon kahit walang paanyaya mula sa kanya. Habang si Carson naman ay dumiretso sa silid nito. Nang lumingon ulit si Bravo sa kanya, para itong leon na inangke ng teritoryo nito. Maupo ka muna. We need to talk. Oo. Mag-uusap tayo. Please, kumalma ka muna. Ayoko rin na mabigla ang anak ko. Anak mo? O anak natin? Kamukhang kamukha ko siya. Kaya't nasisiguro ko akin siya. Please! Masama ang mood na umupo ito sa sofa. Bilisan mo. I can't wait to talk to you. Tumango ulit si Claire. Pumunta na muna siya sa kusina para maghanda ng dinner. Nang malapit ng matapos ay lumabas siya para tingnan ang binata. Naabutan niyang nag-uusap ang dalawa. Suminghap siya nang makitang masungit na nakatingin si Carson sa kanyang ama. Bakit mo po nililigawan ng mama ko? Ngumisi si Bravo. Because I love your mom. Talaga? Hindi mo po ba lolokohin ang mama ko? Mamahalin niyo po ba siya? Yes. I love your mother. She loves you too.
Hayaan mo rin sana akong mahalin ng mga taong minamahal rin ng mama mo. Wala po akong papa, pero nandiyan naman po si mama. Mahal na mahal niya po ako, no? Kaya kahit wala po akong papa, okay lang po yun. Nakita niyang dumaan ang sakit sa mga mata ng binata. Hindi niya napigilang lumapit sa mga ito. Tumabi siya kay Carson at kinandong ang kanyang anak. Anak, halika dito. Hindi ka ba naka-curious kung nasaan ang papa mo? Hindi po. Kahit inaasar po ako sa school na walang daddy, okay lang po yun. Sinasabi ko na lang po sa kanila na meron naman po akong mama na kaya rin pong maging papa ko. Anak. Mama, kahit mabigat na ako, ang lakas mo pa rin eh. Pinubuhat mo po ako palagi kapag sinusugod mo po ako sa hospital. Pinapakain niyo po ako ng masarap na pagkain. Binibigay niyo po ang lahat ng gusto ko. Ang bait niyo po talaga, mama. Yung iba pong bata, walang magulang. O kaya naman, hindi naman po mabait. Ikaw po kakaiba ka. Special ka po. Kaya mahal na mahal po kita, mama. Thank you for appreciating me, anak. Pero, makinig ka. Mas magiging masaya ka at mas makakapagbigay ka pa ng pagmamahal sa ibang tao kung makikilala mo ang papa mo. Papa ko po? Iniharap niya ang bata sa lalaki. Siya si Bravo. At siya ang papa mo. Sandaling nagtitiga ng dalawa. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Claire nang parehong umiyak ang dalawa at sinugod ng yakap ang isa't isa. Ikaw po ang papa ko? Bakit ngayon ka lang po? Bakit di ka po namin kasama palagi? Hirap na hirap po si mama sa akin. Bakit hindi niyo po ako inalagaan? Ayaw mo po ba sa akin? Hagulgul nito sa kanyang ama. I'm sorry anak, ngayon lang ako dumating. Pangako, hinding-hindi na ako aalis sa tabi ninyo ng mama mo. Babawi ako. Ayaw mang maghiwalay ng mag-ama ni Claire, pinabayaan na lamang nito iyon. Kahit nang kumakain sila ng dinner, ayaw bumitaw ni Carson kay Bravo. Pagkatapos kumain at maglinis, inihatid niya sa kwarto ang anak nila. Papa, aalis ka po ba ulit? Babalik ka na po sa inyo? No, I'm staying here. I'm gonna sleep beside you. Sa tingin niyo ba, kaya kong umalis kung nandito ang mag-iina ko? Napalunok si Claire sa kaba. Parang mahihimatay na yata siya. Ngayong nalaman ni Bravo na may anak sila, alam niyang may dagdag na dahilan pa ito para ipilit iyon sa kanya. Nang gabing iyon ay natulog silang magkakasama sa iisang kwarto. Si Claire ang unang nagising kaya siya nang bumangon para magluto ng almusal. Hinihintay niya na lamang na kumulo ang tubig nang biglang may yumakap sa kanya. Good morning. Malambing na bati ni Bravo sa kanya. Bitiwan mo ko. Hindi naman tayo. Kinakabahan niyang sabi. Mas lalo lamang yumakap ang binata sa kanya. No. You are bound to be my wife. We are a family. Ikaw, ako, si Carson, at ang mga susunod pa nating mga magiging anak. Bravo. Stop thinking about everything. I'm all yours. I know you also love me. Huwag mo nang pigilan pa. Handa akong pakasalan ka. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Binigyan siya nito ng munting halik mula sa balikat papunta sa leeg niya. Bravo, baka makita tayo ni Carson. Hindi yan, tulog pa siya. Paano kung sundan na natin siya? O gusto mo, pakasalan na muna kita para talagang wala ka ng kawala sa akin. Ano sa tingin mo? Alam mo, Bravo, umiiral na naman yung kamanyakan mo eh. Mariing saad niya. Tumawa si Bravo at sinunggaban kaagad siya ng mga halik at ng mga haplos. Napayakap siya sa lalaki. Alam na alam niya ang ginagawa nito sa kanya. Mama? Papa? Mabilis na itinulak ni Claire ang lalaki. Bumaba siya sa island counter at nilapitan agad ang kanyang anak. Tumatawa naman si Bravo at sumunod ito sa kanya. Binuhad nito ang anak nila at kinausap ng kung ano-ano para hindi na magtanong pa sa kung anong naabutan nito sa kanila. Palihim niyang kinurot sa tagiliran ang binata. Pasaway ka talaga. Humalakhak ang lalaki at binigyan siya ng halik sa pisngi. Nakakagigil ka kasi. Lumipas ang mga araw. Ikinasal na nga si Bravo at si Claire
Simple lamang iyon. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niya. Basta na lamang siyang nagpakasal. Pero mahal na mahal niya talaga si Bravo. Umuwi sila ng hasyenda at mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. Habang buhat naman ito ang isang braso ng anak nilang si Carson, nilamon ng kaba ang dibdib niya. Masama ang tingin sa kanya ng Georgia, habang kalmado at seryoso lamang si Senyora Consuelo. Ah, Carson anak, sumama ka na muna kay Manang. Dadalhin ka niya sa kwarto mo. Mamaya, mamamasyal tayo, okay ba yon? Mahinang saad ni Bravo sa kanyang anak. Okay po. Nang mawala na sa paningin nila ang bata, ay doon na nagsimula ang pagwawala ni Georgia. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Manluloko at oportunista yan! Sigaw ni Georgia sa kanya. Umigting ang panga ng binata. Stop your bullshit, Georgia! Asawa ko ang pinagsasabihan mo ng masasama. What? Asawa? Galit na sigaw ni Georgia. Bakas ang gulat kay Senyora Consuelo. Kasal na kayo? At ang batang kasama ninyo? Anak siya ni Claire. Tumango si Bravo. And Carson is my son too. Nito ko lang din alaman. Apo niyo siya, abuela. Suminghap si Senyora Consuelo. Tiningnan nito ang ikalawang palapag. Halata ang pananagbik nito sa bagong apo. Umiling si Georgia. Oh no! Plinano mo to? At pinaikot mo ko? Alam mong si Bravo ang ama ng anak mo, kaya tinanggap mo ang trabahong ibinigay ko sa'yo. Hindi, Miss Georgia. Saka ko lang din alaman na si Bravo pala ang ama ng anak ko nang makita ko siya. Hindi ko na alam na siya. Sinungaling ka! Manipulator ka! Oportunista ka! Galit na sigaw ni Georgia. Pinigilan agad ito ni Bravo ng akmang susugurin si Claire. Tama na, Georgia. Umalis ka na rito. Huwag na huwag mo nang sasaktan ng asawa ko. Tumulo ang mga luha ni Georgia at humarap kay Senyora Consuelo. Pero ako yung fiancé niya, abuela. Wala ka bang gagawin? Wala na tayong magagawa. Kasal na sila ni Claire. Isa pa, may kasalanan ka rin naman, hindi ba? Alam mo ba? Hindi ko nga malaman. Nagpapadala ka ng ibang tao rito para magpanggap na ikaw. I'm so disappointed with you. Pero abuela, makakarating ito sa papa mo. Ipapahatid na kita pabalik sa inyo. Nag-walk out na lamang bigla ito. Naawa si Claire kay Georgia, pero may kasalanan din naman talaga ito. May pagkakamali pa rin ang dating amo niya. Hindi rin naman tamang sa kanya lamang nito sinisisi ang lahat ng mga maling desisyon nito sa buhay. Hinawakan ni Bravo ang kamay niya. Gusto mo na bang magpahinga? Bago pa siya makasagot ay hinawakan naman ni Senyora Consuelo ang kamay niya. Kung ganun, talagang asawa ka na pala nitong apo ko. Pasensya na po. Kumunot ang noo ng matanda. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Ipinagkasundo ka lamang naman ng apo ko dahil nag-aalala kong sobrang babaero. Parang walang planong mag-asawa. Gayunpaman eh, wala naman akong pakialam kung hindi si Georgia ang mapapangasawa niya. May tiwala naman ako sa apo ko. Alam kong kaya niyang pumili ng mabuting babae para sa kanya. Of course, Lola. Ikaw lang naman ang walang tiwala sa akin eh. Hinampas ni Senyora Consuelo ng tungkod si Bravo. At ano itong pagpunta mo rito ay kasal ka na ha? At may ganoon ka na kagad na kalaking anak. Huwag mong sabihing nabuntis mo si Claire at tinakbuhan mo noon. Napakababaero mo talaga. Hindi ka talaga nagbago. Aray ko naman, abuela. May asawa't anak na ako, pinapalo niyo pa rin ako. Aray ko po, tama na! Sunod-sunod na reklamo ni Bravo. Natawa na lamang si Claire sa maglola. Akala niya ay hindi siya matatanggap ng abuela ni Bravo, pero sa init ng pagtanggap nito sa kanya ay mukhang wala na siyang dapat na ipag-alala. Bueno, ipapaasikaso ko ang passport ng apo ko ha. Pupunta kami ng Disneyland. Magliliwaliw kami ng bago kong apo. Sige. Saad pa ng matanda at excited na umakyat sa taas para makita ang bagong apo na si Carson. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pareho na lang silang natawa. Niyakap siya ng mahigpit ni Bravo at hinalikan ng paulit-ulit. Bago matapos ang taon na yon,
muli silang ikinasal at sobrang bongga pa noon. Ni minsan ay hindi pinangarap ni Claire ang ganoong klaseng kasal, pero nang minahal niya si Bravo, walang araw na hindi sobra ang ibinibigay nito sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ama niyang naghahabulan sa dalampasigan, hindi niya maiwasang maluha sa saya. Isa lang ang tanging mahihiling niya ngayon. Ang bigyan pa sana siya ng mas mahabang panahon sa mundo para makasama ang mga taong minamahal niya. Marami man siyang pinagdaanan sa buhay niya, binigyan pa rin naman siya ng Diyos ng regalo. At iyon ang isang masayang pamilya. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaabang.